Sa pagkakakita ni O'Hara at ni Lucila sa priling siyang nagpasimuno ng pagkamatay ng kanilang ama't ina noong mga panahong umpisa pa lang ng kwento. Hindi ba ito ang panahon? Tara, bigkas ni O'Hara sa kanyang pamilya. Mga kabagis, umpisaan ang pag-anahin ng ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Sa mga salitang binitiwan ni O'Hara, mabilis sila nung nawala sa paningin ng mga taong yun. Hindi na nakasabay ang mga ito sa bilis ng kilos ng pamilya nila O'Hara o ng mga aswang. Pagkatapos ng gabing yun ng isang dilubyong naganap sa turugan ni O'Hara, isang taon ang lumipas. Lingid sa kaalaman ng mga kalaban nila O'Hara na mga Kastila nga o ang ibang mga tao pa. Bumalik sina O'Hara noon kung saan una silang nagkakilala ni Atara, ang baryo Pugto-Pugto. Sa mga panahong yun ay abandonado na ang baryo ng Pugto-Pugto at ang bahay nila Mang Pasyo noon ay hindi naman pala nadamay sa sunog nung gabing inatake ang baryo ng mga Banyaga. Ngunit dahil na rin sa kalumaan ay nasira na ito. Pero kahit pa ganun, ay pinili ng buong pamilya na dun na lang muling magsimula ng panibagong buhay. Dahil kahit sira na ang baryong yun at wala nang naninirahan, ay mas malapit pa rin naman ang lugar na yun sa merkado na pwede nilang pagkunan ng mga pangunahing pangangailangan sa buhay. At sa tulong ng kanilang mga anak, si Arsalan at si Idel, kasama si Sael at Mail at O'Hara. Dahil nga sa mga lalaki naman sila, ay mas madali lang silang nakapagpatayo ng kanilang titirahan. Nanunood lang noon si Mang Pasyo sa paggawa ng mga ito. Matanda na kasi siya at hindi na makatagal sa mabibigat na gawain. At pagkatapos ngang makapag-umpisang muli ng pamumuhay sa tabing ilog ang buong pamilya ni O'Hara sa baryo Pugto-Pugto, ilang buwan pa ang lumipas. Nasa pito, pitong buwan na katahimikan noon ang buong pamilya sa kanilang pamumuhay pagkatapos ng isang taon. At ang dating pagtitinda pa rin ng saging sa merkado ang kanilang naging hanap buhay. Di naman kasi nawala ang mga saging noon ni Mang Pasyo kahit sa mahabang panahon. Naging mas marami pa nga ito noong pagbalik nila. Dahil nga sa di naman nagagalaw ang baryong iyon. At dahil nga sa pilay na noon si O'Hara sa normal na pagiging tao nito. Ang nagtitinda na noon sa palengke ay ang dalawang binata, si Arsalan at Idel, kasama pa rin si Sael na nooy patanda na rin. Pati na rin si Mael ay kasama na rin lang si Mang Pasyo na nag-aasikaso ng mga saging. At paminsan-minsan ay nangangalap na rin sila ng isda sa ilog. At sa tuwing gusto nila ng karne na pangunahing pagkain nila, madali lang nilang nagagawang mga sos sa gubat ng mga ligaw na hayop dahil nga sa kanilang mga kakayahan bilang pamilya ng mga aswang. Ngunit sa katahimikan naman ng kanilang tinatamasa, ay nananatiling matatag pa rin ang wisyo ng mga ito na kung sakaling dumating ang oras na sila ay gambalaing muli ng mga kalaban, ay tinitiyak nilang nakahanda ang kanilang pamilya sa anumang pagsubok na daraan. Dahil nga sa ito ang realidad ng buhay, sapagkat hanggat nabubuhay ang isang tao o individual man o isang pamilya, ay kakambal na nito ang kasiyahan at ang mga problema, at magagapi lamang ang bagay na ito, malungkot man natanggapin, ay kung tayo ay mawawala na sa mundo. Yun lang ang sagot sa lahat ng yun. At sa malalim na mga sakunang pagsubok o hamon ng buhay na kinaharap ng pamilya, naiintindihan na nila ang lahat ng bagay na iyon. At kailangan lang nila
ay ang maging matatag sa anumang klaseng di inaasahang mangyayari pa. Kaya nga't ng isang araw, habang nagtitinda noon ang tatlo, si Arsalan at Idol sa merkado, kasama si Saila bilang kanilang aparang tagapagbantay. May isang panauhin na dumating. Sa una ay waring nagtatanong kung magkano ang mga sapad ng saging na kanilang paninda. Nasa isang kariton lang kasi noon ang paninda ng mga ito at nakaparada lamang sa gilid ng daan sa merkado sa mataong parte. Ah, mga binata, magkano ang saging nyo? Yung lakatan. Salita noon. Agad naman noon na sumagot si Idol. Halos sabay pa nga sila noon ni Arsalan na magsabi ng dalawa ng presyo. At agad na nagulat naman sila, pati si Saila na nasa gilid lang. Dahil sa tugon agad ng lalaki, nabibilihin niya lahat ang paninda nilang saging. Tuwang-tuwa noon ang dalawa, si Idol at Arsalan. Dahil nga sa maaga nilang mapapaubos ang kanilang paninda, ay makakauwi na sila noon ng kanilang tahanan ng maaga rin. At ubos ang kanilang paninda. Ngunit kung meron lang hindi masyadong natutuwa sa pagpakyaw ng lalaking yun na hindi naman nila kilala nga, ay si Sael. Nakakaramdam kasi si Sael noon ng kakaiba sa lalaking yun. Para bang may intensyon ito sa kanyang pagpapakilala sa mga yun. Pero ang hindi lang alam ni Sael ay kung mabuti o masama ang hangad noon. Dahil dito ay hindi nagpakampante si Sael at nagmasid sa dalawa at sa lalaking yun kung ano ang tunay na intensyon nito, hanggang sa may tinawag yung lalaki. At may dumating naman na dalawang lalaki na lulan ng isang karitela. Mukhang may kaya ang lalaking yun dahil sa parang mga tauhan niya lamang ang mga dumating na yun. At dun na inilipat lahat ng dalawang tauhan nga noon ang mga panindang saging ng dalawa mula sa kariton. Pagkatapos naman ng pagbiling iyon, nagsalita nun ang lalaki na, "Mga binata, baka gusto nyong dumalaw minsan sa tahanan ng Panginoon sa simbahan upang kayo ay matuto ng kaalaman ng kaluwalhatian nito." Salita nun, nagbanting ang tenga ni Sael. Mukhang isang bagong pari. Bagong pari na isa ng Pilipino ang lalaking yun. At hinihimok niya si Arsalan at Idol na pumunta sa isang simbahan sa merkadong iyon. Sa pagkakataon naman na yun, ay kumibuna si Saela at sinabing, "Tara na, Idol, Arsalan. Tapos na ang pagtitinda natin dito." Ngunit di pa man nakakasagot si na Idol. "Ah, Ginoo, kasama ka pala nila. Baka gusto mong sumama rin minsan sa tahanan ng Diyos kasama itong dalawang binata." Salita pa nung lalaki habang pasakay na ito sa karitela. "Salamat, Ginoo. Pero marami pa ho kaming mga bagay na gagawin. Hayaan nyo, pag nagkaroon ho kami ng pagkakataon, maaring makapunta rin kami." Pasakaling salita na lang ni Sael. Ngunit wala naman siya talagang intensyon na pumunta sa simbahan. "Ah, ganun ba, Ginoo? Sige, hanapin nyo na lang ang pangalang Padre Burgos. Kung sakaling maisipan nyong dumalaw, dito mismo sa sentro ng merkado." Sige ho. Salita ni Sael na may kasama pang pagtango. Ngunit yung tipong alanganin niya, yung tipong napipilitan lang. Ganun. At doon nga naputol ang usapan na yun dahil sa umalis na rin ang pare na nagpakilalang Padre Burgos. At sa biyahe naman ng tatlo sa kanilang kariton, "Tiyo, mukha namang mabait yung Ginoong yun ha. Bakit kaya hindi natin subukan pumunta sa simbahan? Doon sa sinasabi niya, para man makasubok tayo ng ibang bagay." Salita ni Idol. "Oo nga ho, lo." Sabi naman ni Arsalan. "Sa tingin ko, kailangan muna nating makausap ang inyong mga ama tungkol sa bagay na yan."
Alam nyo ang pinagdaanan natin dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa mga Banyaga. Dahil oong at kababayan na natin ang isang yun. Ngunit ang paniniwalang nasa isip niya ay paniniwalang inilagay ng mga Banyaga sa kanya. Ito ang tandaan yung dalawa. Hindi lahat ng ngiti sa mga labi ng isang tao ay totoo. Maaring isa lamang yung pagbabalat kayo. Kaparehas lang yun ang pagpapakita ng kabaitan. Anong ibig niyong sabihin, Lo? Singit na tanong ni Arsalan. Simple lang iyo. Madalang gumawa ng kabutihan ng isang tao nang walang hinihinging kapalit o binabalak. Minsan ay ginagawa lamang nila ito para sa kanilang sariling intensyon o interest. Parang litong nagkatinginan naman ang dalawa noon sa mga sinabing yun ni Sael. Ngunit di na umimik noon ang dalawa. Hey! Hey! At nagpatuloy na lang sa kanilang pag-uwi. Hanggang sa mga ilang sandali pa ang nakalipas. Nakauwi na rin ang magpinsan at si Sael. Sa kanilang pagbaba sa kariton ay sabay tanggal naman na ni Arsalan ang pagkakapako ng kalabaw dito. At itinali ang pangusong lubid ng kalabaw sa isang puno kung saan madalas nila yung iniiwan. Bago na kasi ang kalabaw na yun na kanilang binili rin sa isang magbubukid. Oh, ang aga nyo ah. Salita nun ni O'Hara na salubong sa mga ito habang nakasaklay. Ah, O'Hara, may pumakyaw kasi sa paninda namin. Tuwang-tuwa itong dalawa. Ah, ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Salita ni O'Hara nang nakangiti. Ngunit nabanaag niya sa mukha ni Sael ang pagkaseryoso. Kaya naman natanong nito na, may problema ba? Manong, tanong ni O'Hara. Napatangulang naman si Sael noon at dahil dito, Tay! Tiyo! Bati ng dalawa. Ah, sige. Pumasok na kayo sa bahay. Mag-uusap lang kami ng tiyo lolo nyo. Bigkas ni O'Hara. Kasabay naman noon ang paglitaw ni Mael mula sa sagingan. At doon ay nagkatingin-tinginan ang tatlo. Naparabang nangungusap ang kanilang mga mata. Kasabay noon ang pagtungo ng mga ito sa isang sulok ng kanilang parang. At doon nag-usap-usap. Nang dahil sa pangyayari sa merkado. Dahil maaring hindi nakakabahala yon para sa dalawang magpinsan. Ngunit para sa tatlo na siyang parang nangangasiwa sa pamilya na may edad na. Kahit sa maliliit na bagay lang na mga pangyayari ay maaaring magdulot iyon ng kapahamakan ng kanilang pamilya. Doon nga ay idinitalye ni Sael ang naganap sa merkado na kahit di naman kaguluhan ay maaaring isa yung paraan upang sila ay muling masukol ng kanilang mga kalaban. Dahil alam ng tatlo na sa katanyagan na iniwan ni Dato O'Hara ay marami na silang naging kalaban. Lalo't alam ng lahat na hindi pa siya patay. Sa pagkakapaliwanag kasi ni Sael sa dalawa ay maaaring kilala sila ng paring iyon. Dahil marami namang nagtitinda sa palengke ng saging na katulad din nila. Ngunit bakit? Bakit sila pa ang napili nitong pakyawin ng paninda? Maaaring pagkakataon kaya? Ngunit hindi, ayon kay Sael. Dahil pagkatapos nitong bumili, ay ang panghihimok na noon na pumunta sila sa tahanan ng Diyos na kanyang sinasabi. Maraming naglaro sa isipan noon nila O'Hara. Ngunit ang tanging magagawa lang nila sa pagkakataong iyon ay doblehin ang kanilang pag-iingat. Dahil muli nang nagpaparamdam sa paligid ang mga kalaban. Pagkatapos ng pag-uusap ng tatlong pader ng pamilya, kasama si Pangpasyo na pang-apat siyempre, ay nagpatuloy lang naman sila sa kanilang payak na pamumuhay. Ngunit laging alerto sa kung ano ang magaganap. Nang isang araw, habang naglalaban noon si Lucila at Atara sa ilog, hapon na noon, mga alas tres lang, medyo mataas pa noon ang araw. Sa di kalayuan naman ng ilog na yon
ay nangangalap naman ng isda itong si Mael at Mang Pasyo. Kasakasama lang si Mang Pasyo sa tabing ilog ni Maela na siyang nagtuturo lang ng gagawin nito. Samantalang si O'Hara noon ay nasa parang lang naman na inaantay ang mga nagtinda, sina Sael at ang dalawang binata. Nakaupo ito sa isang bangko noon, hawak ang isang badong-badong o yung maliit na palakol na siyang ginagamit niya sa pagsibak ng mga kahoy na panggatong naman para sa kanilang pagluluto. Kahit na pilay naman kasi noon si O'Hara, ay hindi niya hinahayaan na maging wala naman siyang silbi sa pamilya sa pangkaraniwang gawain ng pang-araw-araw. Dahil kahit hirap niyang igalaw ang isa niyang paa, ay malakas pa rin naman ang kanyang dalawang kamay para trumabaho ng mga ilang bagay-bagay. Ngunit nang napatigil na lang noon si O'Hara sa pagpapalakol ng kahoy kasi nakarinig ito ng putok ng barela. Agad na napalingon noon si O'Hara sa direksyon ng ilog kung saan siya nakatalikod mula sa kanilang parang. At dahil dito ay dumako na tayo sa mga kaganapan ng putok na yon sa ilog kung saan nandoon ang dalawang ilaw ng tahanan ng pamilya. Umatras tayo ng konti sa mga kaganapan na yun bago narinig ni O'Hara ang putok. Humihiyaw na nun si Lucila at Atara dahil sa mga armado ring kalalakihan ang nagtatangka palang dukutin sila o gahasain. Yun ang tangka ng mga yun, mga bandido, na balak silang halayin. Lumalaban naman noon ang dalawang babae. Ngunit parang di sila makapalag sa mga bandidong yun dahil nasa sampo ang bilang ng mga ito. Sa katunayan ay nagtatawanan pa nga ang mga yun sa panlalaban ni Lucila at Atara. Walang nga kayo. Pasalamat po. At mataas pa ang tirik ng araw. Kung hindi, babae. Ano? Mukhang mabango ang isang to. At maganda pa. Amoy sampagita. Salita pa ng isang bandido habang hawak si Lucila noon at sinisinghot-singhot ang batok nito. Mga walang ya kayo, mga baboy! Salita ni Lucila. Yan ang gusto ko, pumapalag. Hawa kayo! Salita ulit ng isang bandido. Nang ilang segundo ay nakalapit na ang isa doon. Sabay punit na ng damit ni Lucila. Ngunit yun na yung putok ng barela na narinig ni O'Hara kanina. At sa tabing ilog, sabay biglang baliktad ng isang bandido doon sa isang malakas na sapak kasunod ng mga kataga ng isang boses na, "Mga walang bayag, bitawan niyo ang mga babae. Ako ang harapin niyo." Nabigla ang mga bandido noon sa bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na hindi naman kabilang sa kanilang grupo. At sino ka naman? Mukhang may bayani dito. No! Salita ng isa sa mga bandido na di niya nalalaman na ang kaharap niya ay may katauhan ng isang gabunang aswang. Yun ay walang iba kundi si Mael. At sa pagtugon ni Mael, di niya sinagot ang lalaki. Bagkus ay, "Bitawan niyo ang asawa at pamangkin ko. Dahil kung hindi, bibiyakin ko ang bawat katawan niyo mula sa bayag niyo hanggang sa ulo. Hahatiin ko sa dalawa ang katawan niyo." Salita ni Mael. Natigilan naman ang mga bandidong yun ng saglitan sa brutal na salita ni Mael. Sabay nagkatingin-tinginan sila at biglang nagtawanan lang ang mga yun. "At ikaw pala ang asawa ng mahalimuyak ng babaeng ito. Napakadamot mo naman. Titikman lang namin ang asawa mo. Hindi naman namin kukunin." Salita nung isa na parang di nga sila naniniwala sa sinabing babala ni Mael. Ngunit bigla naman nung dumating si O'Hara at Mang Pasyo sa di kalayuan sa lugar.
Uwera! Anak! Huwag ka nang sumali! Iyang mga paa mo! Salitang salubong ni Mang Pasyo kay Uwera. Ngunit di naman nun sumagot si Uwera at napatingin lang sa mga kaganapan. Tapos ay napatingala ito sa langit at tingin sa araw. Minamasiran siguro nito kung pwede nilang gamitin ang kanilang pagkasaaswang. Ngunit mataas pa ang araw. Kaya naman kumalma lang si Uwera at ipinagkatiwala ang sitwasyong yon kay Maela at Atara. Dahil nga sa sila ang may purong lahi ng gabunan, ang magtiyo. Pwede nilang gamitin ang lakas nila bilang aswang kahit nasa estado sila ng pagiging tao. Kahit na hindi nila maitutodo ito, pero sa mga kalaban nilang normal lang na tao, ay sapat na ang kakayahan ng mga yun. Nang biglang lumapit kay Mael ang isa dun sa mga bandido, sabay hugot nito ng kanyang patalim. Amo, huwag na natin ibalik ang asawa nito. Atin na yan. Salita noon hanggang sa umabot ito sa kinatatayuan ni Maela. At bigla na lang itinutok ang mahaba nitong patalim sa pagmumuka ni Maela. Sabay magsasalita pa sana yun. Ano? Biglang inagaw ni Mael ang patalim, sabay baliktad nito sa baba at uwas-iwas nito papataas sa gitnang katawan nung lalaki. Sa bilis ng ginawa ni Mael, nakatayo pa naman noon ng bahagya ang lalaki. Ngunit sa pagpitik ng segundo, natumba na ang katawan ng lalaki sa lupa. Ngunit dalawa na. Dahil gaya ng sinabi ni Mael, hinati ngayon sa dalawa mula sa ari nito hanggang sa ulo. Parang natigilan naman ng ilang segundo nun ang mga bandido sa brutal na pagkamatay ng kanilang kasama. At sa pagluwag ng pagkakahawak nila kay Atara, biglang tumaob sa lupa ang lalaking nakahawak kay Atara habang hawak nito ang liigno ng kanyang mga kamay. Nagulat ang mga bandido noon dahil sa pansin nilang lumaki na ang mga kukunon ni Atara na parang sa isang mabangis na hayop. Bunot ni Atara sa lalamunan noon kasabay ng pangingisay nung bandidong itinaob niya. Sa huli ay parang nangisay yun na parang manok hanggang sa malagutan ng hininga. Anong klaseng mga nilalang kayo? Salita nung lalaking nakahawak naman kay Lucila, sabay bitaw na nito. Alright, yun mga kabawis ko, naka-upload na tayo ng Uwera. Makalipas ang isang buwan, ata. Ano? 1 year? Nako, okay naman yan ah. So ayun, umpisa na ng pagtatapos. Ganun pa rin mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.